Alright, isa po nga nakalulungkot na balita ang kumakalat ngayon sa social media. Ito pong si Mr. Ronaldo Valdez, isang Pilipino actor, ay pumanaw na, mga kababayan. Ito pong si Ronaldo Valdez ay isang veteran film and television na actor. At kinumpirma yan ng Quezon City Police District. Ito yung pinagtataka ko, bakit Quezon City Police District ang nagkumpirma? Meron bang nangyari? Kasi mga kababayan, yung sanhi ng pagkamatay ay hindi naman binanggit. So hindi dinidisclose yung dahilan ng pagkamatay ni Mr. Ronaldo Valdez. Siya ay 77 years old. At isa sa mga huling proyekto ni Mr. Valdez ay itong ABS-CBN's Too Good To Be True, na kung saan siya ay si Lolo Sir. Kasama niya si ano dyan eh, si Katniel. At ilan sa mga pelikula na kanyang ginawa, itong May Minamahal, The Mistress, itong Seven Sundays, at itong si Ronaldo Valdez ay may mga anak na celebrities din, itong si Jano at si Melissa Gibbs. So dahil dito mga kababayan, marami po ang nalungkot at nagpaabot ng kanilang condolences sa pamilya ng aktor. Ito sa post ng ABS-CBN. Ayan, magbasa tayo ng konting mga comments. Nabawasan na naman ng mga veteran actors na magagaling. RIP po. Condolence po, without you, Sir Ronaldo Valdez, life would never be the same. Kasi maraming tagahanga itong si Ronaldo Valdez kasi isa po itong napakagaling na aktor. Rest in peace, Lolo Sir. Rest in paradise, Lolo Sir. Ito yung Lolo Sir, yan po yung pinoportray niya dyan sa Too Good To Be True na kasama itong Katniel. Rest in peace, Lolo Sir. Parang nawalan ulit ako ng Lolo. Ayan mga kababayan, ang dami pong nagpaabot ng condolences mula dito sa mga netizens. Halos lahat po ng mga TV networks, maging itong mga news outlets, ay ito ang balita. Katulad po nitong Rappler, sabi nila veteran actor Ronaldo Valdez dies at 76. Valdez was the father of singer-comedian Jano Gibbs and singer-actress Melissa Gibbs. Veteran film and television actor Ronaldo Valdez died on Sunday, December 17. The Quezon City Police District confirmed his passing according to an ABS-CBN report. The cause of death has yet to be disclosed. He was 76 years old. He was known for playing imposing patriarch roles. He has starred in films such as Sadie, The Floor, Contemplation Story, and Seven Sundays, as well as series such as Mula sa Puso, FPJ's Ang Provinsyano, and I Love Betty La Fea. One of his most recent projects was the Katniel series, Too Good To Be True. He also played the first Filipino Colonel Sanders in Kentucky Fried Chicken advertisements. In 2015, he was featured the Golden Screen TV Awards, Helen Vela Lifetime Achievement Award for Drama. Ayan mga kababayan, at ito, meron pong isinulat itong kami. Kasi halos lahat po mga kababayan eh, ito ang pinag-uusapan. Dito naman sa kami, ito yung mga komento ng ating mga kababayan. Grabe ka na 2023. Break na Katniel, tas namatay pa si Ronaldo Valdez, isa sa pinakamalapit sa puso ni Catherine. May nakita nga ako yung video eh, no, na nag-uusap sila, si Ronaldo Valdez nasa kotse. Lumapit si Catherine Bernardo at pinag-usapan nila siguro yung ano. Hindi ko alam eh, basta sabi ni ano, ni Catherine, nagustuhan mo ba yung ano, sabi. Sabi naman ni Ronaldo Valdez, talaga nagustuhan niya. So napakalamalapit ni Catherine Bernardo dito kay Ronaldo Valdez. RIP sa Ronaldo Valdez, puro heartbreak ang dala ng quarter 4 ng 2023, nakakashock. Prayers to the family of Sir Ronaldo Valdez. OMG, Mr. Ronaldo Valdez, for real? Lolo Sir, ang lungkot-lungkot naman. Sir Ronald James Dulaca Gibbs, o kilala sa kanyang screen name na si Rolando Valdez, ay isang batikang aktor sa pelikula at telebisyon
Siya ang ama ng actor, comedian, TV host at singer na si Jano Gibbs. At ito naman, merong report din itong Abante News Online. So ayan mga kababayan. So halos lahat po, halos lahat ng tabloids, mga news outlets at mga reports online sa telebisyon. Ito po ang pinag-uusapan, itong pagpanaw ni Ronaldo Valdez. Kaya naman po, ang Batang Maynila Toys ay nagpapahatid din ng pakikiramay dito sa naiwang pamilya ni Mr. Ronaldo Valdez. Alright, so ito, iba naman ang pag-usapan natin. Pag-usapan natin si Buknoy. Etong si Buknoy, mga kababayan, ay naglabas na naman, nag-post na naman sa kanyang Facebook page ng kantarantaduhang TV ratings. Eto mga kababayan, matindi. Ha? Kasi talagang ano eh, tingnan ninyo sa ating screen. Yung ratings, yung TV ratings ng Eat Bulaga Original dyan po sa TV5 ay malapit na po mag-zero. Talagang sinunod niya yung sinabi natin. Kasi di ba sabi natin, bakit hindi nyo pa gawing zero? Para talagang masayang masaya kayo. At eto na nga mga kababayan, hindi nila ginawang zero, pero malapit na ang ratings daw, di umano ayon dito sa Kantar. Kantarantaduan na National Urban Rural Noontime TV ratings na itong Biyernes, December 15, 2023. Ang ibinagay na rating dito sa original na Eat Bulaga ng TV5 ng TBJ ay 0.8%. Grabe. Wala nang 1%, 0.8%. Talagang talagang ginagago nito itong ano, itong TBJ dito sa mga pinalalabas nilang inventong ratings. At ito matindi mga kababayan. Doon naman sa ratings, sa TV ratings ng ano, kanila nga sinusuportahan na generic na Eat Bulaga, ang binigay ng Kantar Rantaduhan na TV ratings ay 18.6%. Grabe. Talaga pakapalan na ito mga kababayan. Biruin ninyo, 18.6%. Naalampasan na niya lahat ng ano, ng TV shows dito sa Pilipinas. Whether ito ay pang umaga, pang tanghali, pang hapon, pang gabi. Naalampasan na niya. Nilampasan na niya yung Batang Quiapo. Nilampasan na niya itong 24 oras. Basta lahat. Ito ng Tape Bulaga. Ayon sa Kantar Rantaduhan. Ay ang number one. Hindi lang sa noon time, kundi pati sa prime time. Hindi ba si Raulo? Sino maniniwala dito sa report na ito? Grabe naman. Grabe naman yung pangluloko ninyo sa sa kapwa ninyo. Biro mo 18.6%. Grabe, lampas-lampas pa sa Batang Quiapo eh. 24 oras, basta lahat. Naalampasan ng ano, ng generic na Eat Bulaga. Tapos, itong original, itong kung sa online nyo titingnan, ang nanonood eh, 100,000. Ang sabi nila sa television daw, wala nang 1% ang nanonood. 0.8%. Ibang klase talaga. Ay nako. Ano ba yan, Buknoy? Grabe na mga kapal na mukha mo. Eto mga kababayan, sa susunod, zero na talaga ito. Ito lang, paalala ko lang dito sa Kantar, saka dito kay Buknoy. Sa susunod na ano, na lalabas yung rating, malamang ano yan, December, ano ba, December 15. Kailan ba susunod? Sa 18? Maglabas kayo sa December 18, dapat ang original na Eat Bulaga, dapat zero na.
Huwag nyo nang gawing 0.5, 0.3, 0.2, 0.1. Basta gawin nyo ng 0. Para tapos na ang laban. Para masabi nyo na wala nang nanonood. Sa original light mo laga sa television. Alang yata talaga yan. Tapos ito pa. Yung ilagay ninyo na ratings dyan sa... A generic na bulaga. Wag nang ano, wag nang 18.6%. Wag na. Okay na kami. Kahit gawin yung 100%. Para lang maging masaya kayo, ito si Kantarantaduhan na ito at itong si Buknoy. Gawin niyo na 100. Okay lang sa amin 'yo. So ayan mga kababayan daw yung lumabas na noontime TV ratings. Grabe 'yo. 18.6%. Ito na ata pinakamataas na nakita ko. Inabot ba ito ng Batang Quiapo? Ha? Parang hindi ko ata nakitang inabot ito ng Batang Quiapo. Pero matindi mga kababayan. Nakakabilib. Ang kapal ng mukha. Netong ni Buknoy at netong ni Kantar Rantaduhan na ito. So ayan mga kababayan, yung update natin sa mga oras na ito. Muli ay kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Mr. Ronaldo Valdez. Rest in peace po, Lolo Sir. At dito sa Kantar Rantaduhan na ito na pinupost ni Buknoy. Sige lang, tuloy nyo lang yung ginagawa ninyo. Total, wala naman naniniwala sa inyo. Saan, niloloko niya lang naman sarili ninyo eh. Sige lang, tuloy niyo para masaya kayo. Para kahit papaano malaki yung ano, yung kita. Kasi magpapasko na, baka kaya ganyan ang ginagawa nila para malaki ang ano, bonus. Ano ba 'yan, Buknoy? Alright, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang sa mga susunod pang updates. Mula dito sa Batang Maynila, Toy, ingat po tayong lahat. God bless.